At ngayon mga giliw naming tagapakinig, narito si Lola Sela sa kanyang panglimang kabanata ng kanyang kwento na pinamagatang Ang Tatlong Magkakapatid, dito sa ating dulang Mga Kwento ni Lola Sela. Dakatakas ang magkakapatid, kasama ang ama na si Mega, kay Wilina, at napadpad sila sa mga tao. At isang araw, namalingki si Wilo at wala siyang pera, pero kumuha pa rin siya ng prutas. At may nakakita sa kanya na lalaki, at ito ay si Jonas. Mainit ang dugo nila sa isa't isa. At tinawag ni Jonas si Willow na isang magnanakaw. Ginamit ni Willow ang kanyang kapangyarihan nang biglang hawakan siya ni Jonas. Nagkasagutan silang dalawa ng maanghang na salita. At hinuli si Willow ni Jonas at iniharap siya sa barangay. At tiyempo naman na si Kagawad Maria ang nandoon. At binatawad niya si Will ang kanyang ginawa. Binigyan pa sila ng trabaho ni Kagawad Maria. Laging nag-aaway si Willow at si Jonas. At ano kaya? Ikaw na ang ihatid ko sa inyo o kaya tulungan kita? Huwag na lang. Si Willow na lang ang ihatid mo sa amin. Buti pa. Kasi baka matakot siya sa ibang tao doon. Ano? Siya maghahatid sa akin? Ew, ayoko nga. Yang kapre na yan. Ubod ang yabang. At isa pa, baka pagtawanan ako ng mga tao. At sabihin may kasama akong kapre. Sige da. Mabait naman siya eh. Magaling naman. Ew, ikaw, ihahatid ko, wag na. Felingera, bansot. Kayong dalawa talaga. Itong dalawag ito, di na talaga magkasundo. Sa una nilang pagkikita, para na silang puso at aso. Salamat. Sa tulong nyo sa amin, Kagawad, malaking utang na loob namin sa inyo ang lahat. Tiduri ko na kayo na tunay na lang. At pati si Jonas ay ganun din. Salamat, Kagawad Maria. Pero yung isa dyan, naku, tignan nyo po. Hanggang dito may dalang salamin. Ang pangit naman. Sinong pangit? Ako? Hoy, maganda ako. Ikaw nga dyan. Kapring kabayo. Sige, tabada. Ay, dako. Huwag na nating pag-awayan yung ganyang mga bagay. Sige na, Jonas. Ihatid mo na si Willow sa labasan at baka may mga loko-loko dyan. Oo nga naman, Willow. Pasama ka na lang kay Jonas. Friends na kayong dalawa. Friends na daw tayo. Ayoko. May mga rapist dyan sa labas. Sige ka. Ewan ko sa'yo. Hahabulin ka dyan. Nananakot ka naman eh. Sige na nga. Asar ka talaga, Jonas. Di ka na. Sige, Winona. At ihahatid ko na siya. Lika na ang bagal mong kapre ka. Oo na, bansot. Paro-paro, saan tayo pupunta? Hindi mo naman alam ang pangalan ng aming ina eh. Sige na nga,
Susunod na ako sa'yo. Baka nga sakali makita na namin ang aming tunay na ina. Paru-paru, sana mahanap na natin siya. Ama? Ama, andito na ako. At may kasama ako. May kasama po akong kapre. Ito talaga, kahit kailan. Pati sa tatay mo, inaasar mo pa ako. Siya ang tatay ko. May sakit siya. Kaya kailangan na magtrabaho kami para may makain at mabili ako ng gamot. Ah, kaya pala. Sorry pala dun sa nangyari sa una nating pagkikita, ha? Di ko rin kasi alam. Ngayon, alam mo na. Okay na yan, pero wag mo ako asarin at magagalit ako sa'yo. Ama, magpagaling ka na. Kasama mo na kami ni na ate. Para maging masaya na tayo. Nami-miss ka na namin. Ito, Willow. Tubig. Punasan mo si Tito. Gusto mo tulungan kita? Ako na lang. Upo ka lang dyan. Ang cute niya talaga. Hi. Papa, magpagaling ka na ha. Dito lang kami ni na ate. Kasama ka namin. Nasa mundo ng tao ang tatlong yon. Kaya nga, kasama nilang jowa mong si Wenard. Malayo sa'yo. Hindi maaaring ilayo nila sa akin si Wenard ko. At isa pa, ayoko na makita nila ang tunay nilang ina. Lalo na si Welo. At lalo na din si Wenard. Hindi maaari na makita nila ang kanilang ina. Bungga! Go, sister, go! Agawin mo si Wenard sa mga anak niya. Kung hindi, kawawa ka. Iiwan ka na naman niya. At pag nawala ng spell na ginawa mo sa kanya, maaalala ni Wenard ang lahat. At hahanapin niya ang kanyang pinakamamahal. At may iwan kang luhaan. Hindi! Hindi pwede! Ako lang ang mahal ni Wenard. Ako lang ang mahal niya. Hindi ang babaeng yon. Hindi ako papayag! Hindi! Oh, gagamitin ko ang aking kapangyarihan, ang aking ritual. Bong! Bon! Ibonbok! Bon! Bogobon! Bogobon! Ayan! Ayan! Maging ibon ka! Maging ibon ka! Para masundan mo kung nasaan sila. Oo! Sundan mo sila! Diba, Wido? Sabi ni ate, huwag mong gagamitin ang kapangyarihan mo dito sa ibang lugar. Ate Winona, wala naman si ate dito, diba? Kaya magagamit ko. Oo nga pala. May pinamibigay si Jonas sa iyo. Ito. Ha? Si Jonas? May pinabibigay sa akin? Oo. At peace offering daw niya yan. Friend na daw kayo. Wow! Natauhan na tayong kapre na yun. Ang ganda, ah. Ay, nako. Alam mo, Willow, feeling ko may gusto sa sa'yo si Jonas. Seriously? Obvious naman.
Kaibigan na kaaway ko yun, ate. Ano ba? Bracelet pala itong binigay niya. Ew, so cheap, ah. Uy, Jonas pala eh. Eh, kita ko naman sa mata mo na gusto mo naman siya, di ba? Ah, kita naman sa mata mo na gusto mo naman yung bigay ni Jonas sa'yo. Arte mo, ha? Yung puso mo nga. Eh, naririnig ko ang tibok. Tama na, ate, ha? Kain na tayo. Gutom lang yan. Lika na. Ew, ang chip na binigay niya. Ah, pero teka. Si ate, asan na siya? Wala pa siya. Di pa dapat? Magkakasabay tayo na kumain? Wala pa siya eh. Hanapin natin siya. Relax ka nga lang dyan, ate, Winona. Huwag kang mag-alala kasi safe siya kasi kasama niya si Paru-Paro. Siya ang nag-guide kay ate, di ba? Okay, sige. Kain na tayo. Lika na. Gutom na rin ako eh. Kain na tayo. Oh, tinititigan niya yung bracelet na pasimple, ah. Crush niya talaga si Jonas, ah. Ano ba, ate? Tumigil ka na. Ate, kumakain na tayo. Huwag mong banggitin ang kapreng Jonas na yun. Basa ko naman sa puso mo. Ang tibok. Excited! Paru-Paro, saan tayo pupunta? Pagod ka na ba? Kasi pagod na rin ako eh. Oh, ba't ka huminto? Nandito na ba tayo sa totoong nanay ko? Malapit na tayo sa totoong nanay ko, ha, Paru-Paro? Saan, Paru-Paro? Nasaan? Saan siya kaya, Paru-Paro? Ah, Paru-Paro, may uwak! Paru-Paro! Ah, ha? Dinakit niya si Paru-Paro! 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 Anong gagawin ko? Paru-Paro! Ang aking Paru-Paro! Nadagit rin kitang Paru-Paro ka. Ano ngayon? Akala ninyo matatakasan ninyo ako? Ako pa! Kahit saan kayo magpunta, makikita at mahahanap ko kayo! Ngayon, nahuli mo lang, Paru-Paro. Alam mo na ang dapat mong gawin, di ba? Oo naman! Kampi siya sa tatlong anak ko na bisit sa buhay ko. Kaya ganito ang gagawin ko, di ba? Ngayon, wala ka ng laban, Paru-Paro! Ah, sa galit ko sa magkakapatid, papatayin kita! Sige, patayin mo. Ano pang hinihintay mo? Ano pang hinihintay mo, Wilina? Papatayin kita! Patayin mo, Paru-Paro! Papatayin kita, Paru-Paro ka! Patayin mo! Dito ka na pala. Ano nangyari? Ba't kumiyak? Ate, bakit? Sabi mo sa amin kung anong nangyari sa iyo. Kasi si Paru-Paro,
Ay, paru-paru, dinagit siya ng uwag. Hindi na siya nakabalik sa akin. Sigurado ako. Si Wilila ang may kagagawan nun. Napakasama niya talaga. I'm not sure, ate, ha? Di ba sabi ni Ina, takot siya na mapunta sa tao? Takot siya? Hindi ko alam. Pero wala na si paru-paru. Wala ate, na yung aking paru-paru. Magpahinga ka na. Alam ko na pagod ka sa kakahanap sa tunay na ina natin. Kaya ang uwak na yon? Asan ka na paru-paru? Anong nangyari sa'yo? Kung si Wilela yon, napakasama niya talaga. Ang sama-sama ng nakangistan naming ina. Kailangan ko sana si paru-paru. Malapit na naming makita si inay namin. Pero bakit ka kinuha ng uwak na yon? Bakit? Mahanap ko na kayo, kaya humanda kayo sa aking paghihiganti sa inyo. Lagot kayo! Wah! Wah! Ngayon, maghihiganti ako. Kukunin ko si Winan sa inyo. Kukunin ko! Wah! Wah! Pati na kayo, ha? Huwag mag-aaway. Ikaw din, huwag kang tsismosa para di ka mapabarangay. At ikaw din, magbayad ka ng utang mo para wala kang daladalang kasalanan sa kapwa mo na nakatulong sa'yo. At ikaw pa ang may ganang magalis na nagpautang at tumulong sa'yo. Mali yan. Alam mo, ang utang ay dapat bayaran. At huwag makapalang mukha. O ayan, napabarangay ka tuloy. At isa pa, matakot ka sa karma. Eh, doble ang karma na naranasan mo pag ganyan. Kaya magbayad ka ng utang mo at baka mapabarangay ka at ipapapulis ka at ididimanda ka pa ng pinagkakautangan mo. Aba, may laban sila at ebidensya sa'yo. Kaya di ka makakapagsinungaling dahil... Nakita ng driver ng sinakyan mo na kumuha ka doon. At magiging witness niya yon na magpapatunay na ikaw nga ay may utang sa kanila. At baka abogado na ang kakausapin mo. At alam mo, may kaso yan. Lalo na may nakakita at may ebidensya. Ay, mahirap yan. Kasi ang karma high-tech na ngayon. Baka hindi mo alam, ha? Na natutulog ka, nananaginip ka ng masama at di ka na magigising. Eh, yan ang tinatawag na karma. Kasi sa ginawa mo sa kapwa mo. Ay, hindi kagawad. Hindi ako naniniwala sa karma. Kahit mamatay man ang sumulat nito, hindi ko yun babayaran. Ano ba namang babaeng ito? Ang kapal naman ng mukha talaga. Basta! Hindi ko yan babayaran. Kahit mapunta pa sa impyerno ang sumulat nito, hindi ako magbabayad. Ah, ganun ho ba? Ah, sige. Baka ipapapulis niya kayo. Maghintay lang po kayo. Huwag niyo akong sisihin kung isang araw
May pulis da. At kaso ang matatanggap nyo sa bahay nyo. Basta! Wala akong pakialam! Aba, sira atang uling tong galing ata sa mental. Pinapayuhan na nga. Di nakinig sa sinasabi. Bahala ka na nga. Baka mapunta sa impyerno ang kaluluwa nito. O kaya, mapunta sa kulungan nito. Ano kaya ang mangyayari sa tatlong magkakapatid? Magiliw naming tagapakinig. Abangan ang huling kabanata ng ating kwento na pinamagatang Tatlong Magkakapatid dito sa ating dulang Mga Kwento ni Lola Sela. Mga nagbigay buhay sa ating dula: Myra Abrihal Narnula, Susan Malignum, Ami Diaz, Oscar Ora, Robert D. Guzman, Jun Cabato, Eva Alcoreza. Technical supervision at musika, Oscar Ora. Nilapatan ng tunog, Robert D. Guzman. Sa panulat at direksyon, Amos Iglesias. Mga kwento ni Lola Sela. Inihahandog ng IFRI Recording Studio para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Bumbo Radyo, Philippines.